At mga minamahal, sa lahat po nating minamahal na kapatiran sa labas, tayo po ay manatili muna sa loob. Nagbigay tayo ng respeto sa salita ng Diyos na dadalhin po ng ating beloved preacher, Brother Jerbe Domingo. Hiniling ko po ang lahat, pansamantalang tumayo mga minamahal, para magbigay galang po tayo sa salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po sa ating beloved preacher, ating beloved brother, Willard Noal. Mga minamahal, sa mga oras na ito, muli nating itaas ang ating mga kamay at tayo pong lahat ay sama-samang muling dumalangin sa ating dakilang Diyos upang patuloy tayong sama at gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Opo, dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, mahal na Panginoon, nagpupuri kami, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa mga naunang yugto na po na iyong mananagawain, dakilang Diyos. Salapan po sa iyong paglangis, mahal na Panginoon, higit sa lahat, sa pagkilos mo, sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, sa iyong napakatamis at balanong presensya na patuloy mong ipinapadama sa bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon. Maraming maraming salamat, dakilang Diyos. At narito po kami, mahal na Panginoon, sa huling bahagi ng iyong mananagawain, ng pag-aaral po ng iyong mga banal na salita. Ngunit bago pong lahat, mahal na Panginoon, Noon, humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Ano man ang isip na sambit ng aming mga labi, dakilang Diyos, ay kilos na gawa, mahal na Panginoon. Pakalinisin po ang bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon, lalagay sa ibang lingkod. Sa gana sa akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng mga salita mo sa aking bibig. Lagipan mo po ng kapangyarihan, mag-ibig, mahal na Panginoon, at itumimo sa aming mga puso, dakilang Diyos, ang bawat salita mo na aming pag-aaralan, mahal na Panginoon, sa hapong ito. At sa pangunat panalangin namin, beloved Pastor Wildes Rod Almeda, sama namin sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang nagawa ng kaaway. Cast out! Cast out! Cast out! In the mighty name of Jesus! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sa mga oras na ito, habang tayo po mga minamahal ay naghahanda ng ating mga Biblia, ating mga notebook, ballpen, mga minamahal, ako po'y tao sa pusong nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, walang hanggang pagsamba, ay para lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Praise the Lord! At nagbibigay dobleng paggalang at pagbati po ko sa ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wildes Rod Almeda, sa patuloy po natin pag-alaala sa hindi po natin makakalimutan turo at aral na iniwan po sa atin ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng kanyang dearly beloved children, mga manugang mga apo, at mag-isalat po ng aking mga kapwa manggagawa, sa lahat ng mga ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Sa inyo po mga minamahal kong mga kapatid, at maging sa ating mga bisita, kung meron man kayo po ay tunay na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa lahat po ng ating mga beloved live webcast viewers na patuloy na umaantabay, nanonood sa ating sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, tayo po mga minamahal ay magbukas ng ating mga Biblia. At dito po tayo mga minamahal sa Psalms chapter 77, verse 11 up to 12. Pakibasa po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 67, versikulo 11 hanggang 12. Babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon, sapagkat aalalahanin ko ang mga kabagabagan mo ng una. Bubulayin ko ang lahat ng iyong gawa at magmumuni tungkol sa iyong mga gawa. Amen. Amen. Pagpalain po ng ating dakilang Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Diyos pong magpala sa ating lahat. Palakpakan natin muli ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Always remember the goodness of God. Amen. Palagi nating alalahanin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi nga mga minamahal ni King David, sabi po dito mga minamahal, I will remember the works of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old. I will meditate also of all thy works and talk of thy doings. Sabi mga minamahal ni King David mga minamahal, palagi niyang inaalala ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Palagi niyang inaalala mga minamahal sa kanyang buhay, mga minamahal, yung mga dakilang gawa ng ating dakilang Diyos. Amen? Hindi niya kinakalimutan. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, alam niyo po, tayo po ng mga Kristiyano, kung gusto natin mga minamahal, palaging mapayapa ang ating buhay. Amen? Wala tayong ibang gagawin mga minamahal, kundi palaging alalahanin
ang mga gawa ng dakilang Diyos sa ating buhay. Amen? Sa bagay na ito, mga minamahal, habang tayo po'y namumuhay bilang mga anak ng Diyos sa mundong ito, mananatili tayong payapa. Amen? Mananatili, mga minamahal, tayong mapayapa na namumuhay sa mundong ito. Huwag nating kalimutan, mga minamahal. Huwag nating kalimutan ang mga dakilang gawa ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Alam niyo po, mga minamahal, huwag na po nating alalahanin pa yung mga bagay na kung saan, mga minamahal, hindi naman po nakapagpapaganda ng ating paglilingkod sa Diyos. Ang magandang alalahanin, yung nakapagpapaganda, nakapagpabalakas sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Yung mga bagay na hindi nakakabigay mabuti sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, iwaksin natin ang mga bagay na ito. Alam niyo po, mas magandang pag-usapan palagi, mas magandang alalahanin palagi yung gawa ng mahal na Panginoon. Yung mga mabubuting bagay na ginawa ng ating dakilang Diyos. Ito po ang masarap alalahanin sa ating buhay. Ito po ang masarap balik-balikan, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kalimutan natin yung mga bagay na hindi nakapagpapasaya, lalong-lalo na sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Amen? Kalimutan natin yung mga bagay na kung saan, mga minamahal, nakapagpapasakit sa ating damdamin, mga minamahal, na hindi tayo, mga minamahal, makapagseryoso sa gawain ng mahal na Panginoon. Iwaksin natin ang mga bagay na yan. Amen? Dahil gusto ng mahal na Panginoon, yung ating mind, yung ating heart, mga minamahal, yung ating buong sarili, mga minamahal, nakatuon palagi sa mahal na Panginoon. Amen? Yan ang gusto ng ating dakilang Diyos, at diyan tayo ibibless ng mahal na Panginoon. Kung pumasok ka dito, mga minamahal, may problema, lalabas ka, mga minamahal, na walang problema at pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Pumasok ka dito, may kalungkutan, mga minamahal, kapag inasa mo sa mahal na Panginoon, ibinigay mo sa mahal na Panginoon, uuwi ka baon-baon ng saya galing sa mahal na Panginoon. Uuwi ka baon-baon na may galak sa iyong puso, mga minamahal, dahil ang pagsambo mo sa mahal na Panginoon, naging tagumpay. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Maging mga, yung mga kabiguan sa buhay natin, kalimutan na po natin yan. Palagi nating alalahanin yung mga tagumpay na ibinibigay ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Praise the Lord! Sabi pa sa Biblia, mga minamahal, sabi pa sa Biblia, ang mga bagay na dapat nating iniisip, inaalala, mga minamahal, yung mga bagay na nakapagbibigay, papuri at luwalhati sa mahal na Panginoon. Amen? Yun ang dapat nating inaalala, iniisip araw-araw. Praise the Lord! Para laging mag-glorify ang mahal na Panginoon. At pag nag-glorify ang mahal na Panginoon sa atin, ibibless tayo ng mahal na Panginoon. Praise the Lord! Anong sabi ng Philippians chapter 4, verse 8, mga minamahal? Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good, report if there be any virtue, if any there be any praise, think on these things. Amen? Ito ang palagi niyong isipin. Ito ang palagi niyong alalahanin. Praise the Lord. Pakibasa po sa Tagalog. Dito po tayo sa Pilipos 4, ang talata 8. Katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na agalang-galang, anumang bagay na matawid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay nito. Palakpakan natin na malakas ang ating dakilang Diyos. Ito yung mga bagay, mga minamahal, na nag-glorify ang mahal na Panginoon. Amen? Naluluwalhati na itataas natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ano pa, mga minamahal, yung mga mabubuting gawa ng ating dakilang Diyos sa ating buhay na hindi natin dapat kalimutan at palagi nating dapat alalahanin, mga minamahal. Amen? Unang-una na dito yung ating salvation. Kaligtasan. Amen? Na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos na libre. Ano pa? Pagbabago ng ating buhay. Praise the Lord. Na kung saan mula sa lusak ng kasalanan, mga minamahal, hinango tayo ng ating dakilang Diyos. Binisan tayo ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, mula ulo hanggang talampakan.
Amen? Binago ng mahal na Panginoon mula sa loob hanggang sa labas, mga minamahal. Binihisan tayong may kabanalan at namubuhay tayo, mga minamahal, sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Yan po, mga minamahal, ang dapat natin palaging inaalala sa ating mga buhay. Kagalingan ng ating mga karamdaman. Amen? Na kung saan noon, mga minamahal, talagang ba't tayo ng karamdaman? Iba't-ibang klaseng karamdaman. Pero nung tayo'y magpatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, ang iba, mga minamahal, may instant na pinagaling. Ang iba, may gradual na pinagaling. Pero lahat tayo'y pinagpala, pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen? Nakatanggap talaga ng kagalingan mula sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Yung mga bagay na yan, mga minamahal, dapat nating ipasalamat sa mahal na Panginoon. Huwag lamang nating sarilinin, mga minamahal, kinakailangan ibahagi natin yan sa iba. Para, mga minamahal, may time na minsan, mga minamahal, mga Kristiyanong nanghihina ang kanilang pananampalataya kapag narinig niya ang patotoo mo na galing sa mahal na Panginoon. Ginagamit yung patotoo mo para lumakas yung kapatid mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Kaya, mga minamahal, lahat tayo may buhay na patotoo mula sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin na malakas ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Ano pa? Yung mga iba't ibang trials, mga minamahal, na dumating sa ating buhay na ating napagtagumpayan dahil sa mahal na Panginoon. Praise the Lord! Marami tayong dumating na trials sa ating buhay, mga minamahal, ngunit nagtagumpay tayo by the grace of God. Amen? Praise the Lord! Yung mga miracles ng mahal na Panginoon, yan din ay huwag nating kalilimutan. Amen? Dahil sa ating buhay, tayo po mismo, mga minamahal, mismo na lang sa ating sarili, maraming miracles ang mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Praise the Lord! Purihin natin ang ating pinakamamahal na Kristo. At mga minamahal, isa pa sa dapat na huwag nating kalimutan, yung mga ginamit ng mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. Para tayo makakilala sa buong katotohanan. Makakilala sa totoong Diyos sa buhay na dapat paglingkuran. Amen? At makatiyak, makasigurado ng langit at buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Huwag nating kalilimutan, mga minamahal, ang ating mga magulang sa espiritual. Ang ating beloved honorable evangelist, Pastor Wilda Estrada Almeida. Ang ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Sa lahat po na kanyang dear beloved children, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, na nagbigay buhay sa mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Palagi natin silang alalahanin at number one dyan, palagi natin silang ipag-pray sa ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Buksan natin, mga minamahal, ang Hebrews chapter 13 verse 7. Pakibasa po. Dito po sa aklat ng Hebreo kapitulo 13 versikulo 7. Alalahanin ninyo ang nagkakaroon na pagpupuro sa inyo na siyang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa pagdiridili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Amen. Alam niyo po, gusto ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, bawat Kristiyano, bawat mananampalataya, yung mabubuting gawa ng mahal na Panginoon, gusto ng mahal na Panginoon, manatili yan sa ating buhay. Gusto ng mahal na Panginoon, manatili yan sa ating puso. Amen? Bakit? Anong dahilan, mga minamahal, kung bakit gusto ng mahal na Panginoon na bawat ginawa niya sa ating mga buhay, mga minamahal, ay kinakailangan manatili sa atin? Anong dahilan? Buksan natin, mga minamahal, ang Psalms chapter 78, verse 6 up to 8. Ang sabi po dito, mga minamahal, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children, that they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments, and might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart all right, and whose spirit was not steadfast with God. Basahin po natin sa Tagalog, mga binamahal. Dito po sa mga awit, 78, ang talata ay sa isa lang 8. Upang maalaman ang lahing darating sa makatawid bagay ng mga anak na ipanganganak na siyang makisibangon at mga sasaysay sa kanilang mga anak upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos
kundi ingatan ang kanyang mga utos. Sa 8, at huwag maging gaya ng kanilang mga magulang. May matigas na ulo at mapaghimasik na lahi, isang lahi hindi naglalagay sa matuwid na kanilang puso, at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Ang dahilan, mga minamahal, kung bakit gusto ng mahal na Panginoon manatili yung kanyang mga mabubuting gawa sa ating buhay. Mga minamahal, sabi dito, mga minamahal, para magamit natin, mga minamahal, ang mga bagay na ito, lalong-lalo na sa henerasyon ngayon. Amen? Praise the Lord. Paano mo magagamit, mga minamahal? May patotoo ka. Makita mo yung kapwa mo hindi mananampalataya, i-share mo sa kanya yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Dahil kapag nakalimutan mo yung mabubuting gawa ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, anong maishishare natin sa ating kapwa? Anong maibabahagi natin, mga minamahal, sa ating kapwa? Amen? Kaya gusto ng mahal na Panginoon manatili ito sa ating mga buhay. Amen? Sabi nga, mga minamahal, by generation, henerasyon ngayon, henerasyon sa susunod, upang mga minamahal, yung senior nating mabuting gawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal, at yung nasyeran natin, nakakilala sa mahal na Panginoon, ngayon, mga minamahal, ang mangyayari, yung nasyeran mo, mag-share din siya sa iba. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, lalong nag-glorify ang mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Lalong maluluwalhati ang ating dakilang Diyos. Huwag natin gagayahin, mga minamahal, yung mga ibang Israelites. Hindi naman po lahat. May mga ibang Israelites, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, lahat ng dakilang gawa ng mahal na Panginoon, lahat ng ginawa ng mahal na Panginoon, kinalimutan nila. Amen? Praise the Lord. At mga minamahal, ang nakakatakot ba dito kapag, mga minamahal, nakalimutan mo ang yung ang gawa ng ating dakilang Diyos, mapapahamak ka pa. Dahil ang Israelites, mga minamahal, yung mga ibang Israelites na nakalimot, mga minamahal, sa mga gawa ng ating dakilang Diyos, nangapahamak sila. Amen? Praise the Lord. Kaya tayo po, mga minamahal, na pinagpala ng ating dakilang Diyos na buhay sa ministeryong ito. Huwag nating gagayahin, mga minamahal, ang ibang Israelites na nakalimot sa mahal na Panginoon. Amen? Maging yung mga himala ng ating dakilang Diyos, talagang kinalimutan nila. Buksan natin, mga minamahal, ang Psalms chapter 78. Verse 10 up to 11, italon po natin ang 13 up to 16. Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 78, versikulo 10 hanggang 11, talon sa 13 hanggang 16. Hindi nila tinupad ang tipan ng Diyos at nagsitangging magsilakad sa kanyang kautusan at kanilang kinalimutan ang kanyang mga gawa at ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa na kanyang ipinakita sa kanila. 13. Hinawi niya ang dagat at pinaraan niya sila at kanyang pinatayo ang tubig na parang bunton. Sa araw naman ay kanyang pinatubayan sila sa pamagitan ng isang ulap at buong gabi ay sa pamamagitan ng tanglaw na apoy. Kanyang pinuwangan ang mga bato sa ilang at pinainom niya sila ng sagana na gaya ng mula sa mga kalaliman. Sa 16, nagpabukal naman siya mula sa bato at nagpababa ng tubig na parang mga ilog. Amen. Buksan natin ang Deuteronomy chapter 8 verse 4. Isunod na po natin, pakibasa po. Dito po sa Deuteronomy 8, ang talata ay 4. At iyong suot ay hindi na luma sa iyo. Hindi na maga ang iyong paa nitong 40 taon. Palagpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Mga minamahal, ito yung mga himala ng mahal na Panginoon. Ito yung mga gawa ng ating dakilang Diyos na talagang kagilagilalas, kamanghamangha. Pero mga minamahal, nakalimutan pa ng ibang mga Israelites ang mga himalang ito. Amen? Praise the Lord. Unang-una, mga minamahal, dumating yung pagkalimot, mga minamahal, dahil ang unang-una nilang ginawa, hindi sila sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi sila tumupad, mga minamahal, sa mga utos ng ating dakilang Diyos.
Mga minamahal, yung paghawi ng mahal na Panginoon doon sa dagat, mga minamahal, nanahati ang dagat, nakita mismo, mga minamahal, ng lahat ng mga Israelites. Maging mga Egyptyo, mga minamahal, nakita nila. Pero mga Israelites mismo, mga minamahal, sa kanila, naghihamalang mahal na Panginoon. Ipinapakita ng ating dakilang Diyos mismo sa kanila na ang Diyos, mga minamahal, na kanilang sasambahin ay Diyos na makapangyarihan. Diyos na mapaghimala. Diyos na hindi nagbabago. Amen? Mga minamahal, tumawid pa sila doon, mga minamahal, habang yung mga minamahal nahawi, mga minamahal, magkabila yung dagat. Doon pa sila, dumaan pa sila doon, kitang-kita nila, mga minamahal, kung paano yung gawa ng mahal na Panginoon. Amen? At mga minamahal, habang naglalakbay sila, mga minamahal, kapag araw, mga minamahal, nandyan yung malaking ulap, mga minamahal, para hindi sila mainitan sa wilderness. Amen? Sumusunod sa kanila habang sila'y naglalakbay, mga minamahal, yung malaking ulap nandun, mga minamahal, sa taas nila, sinusundan sila para hindi sila mainitan. Pagdating sa gabi, mga minamahal, meron naman, mga minamahal, isang malaking apoy na nagliliwanag sa kanila upang sa kanilang daraanan, mga minamahal, yung kanilang dinadaanan, makita nila. Amen? Yung wilderness, mga minamahal, kung iisipin natin, mga minamahal, hirap dyan ang tubig. Pero mga minamahal, mga Israelites, sagana sa tubig. Amen? Dahil hindi sila pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Maging mga minamahal, sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 4, mga minamahal, yung kanilang suot sa loob ng 40 years, mga minamahal, walang palitan. Yung kanilang suot, hindi na luma. Amen? Birihin niyo po, mga minamahal, sa loob ng 40 years, mga minamahal, habang naglalakbay sila sa wilderness, yung kanilang suot, mga minamahal, hindi na luma. Yung kanilang mga paa, habang sila'y tuloy-tuloy, mga minamahal, sa paglalakad, mga minamahal, papunta, mga minamahal, sa promised land, yung kanilang paa, hindi man din namaga. Amen? Praise the Lord. Pero kinalimutan pa ito ng ibang Israelites. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ngunit mga minamahal, tayo na pinagpala ng ating dakilang Diyos bilang mga totoong mananampalataya sa gawain ito. Huwag na huwag natin kalilimutan kahit isa man, mga minamahal, sa mga mabubuting gawa ng mahal na Panginoon sa ating buhay. Amen? Praise the Lord. Mula nang tayo makakilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, grabe, hindi na natin mabilang kung gaano kadami, mga minamahal, yung mga gawa ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Hindi na natin mabilang. Minsan pa nga pag nagpatotoo tayo, ang dami pa nating nakalimutan. Pero mga minamahal, isang bagay na kung saan, mga minamahal, hindi mo man nasabi lahat, naluwalhati mo pa rin ang mahal na Panginoon. Dahil may mga patotooang binanggit, mga minamahal, para maluwalhati ang ating dakilang Diyos. Amen? Hindi naman lahat kinakailangan mo sabihin, mga minamahal, lalong-lalo na kapag nasa gawain tayo. Amen? Pwede pa siro ko pag nagsishare ka, mga minamahal, sa labas. Talagang alalahanin mo lahat ng mabubuting gawa ng mahal na Panginoon para, mga minamahal, yung sinishare mo, mga minamahal, hipuin husto ng ating dakilang Diyos. Amen? Pero pagdating dito sa gawain, limitado talaga ang oras natin. Amen? Pero bawat patutuo natin, mga minamahal, isang tiyak na bagay, nag-glorify ang mahal na Panginoon. Dahil inaalala natin ang mabubuting gawa niya sa ating mga buhay. Hindi tayo nakakalimot. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya mga minamahal, kung walang Diyos sa mundong ito, walang Diyos, mga minamahal, na nagkatawang tao, walang Diyos na bumaba sa langit, mga minamahal, wala tayong kaligtasan. Kung walang Diyos na napako sa krus, mga minamahal, at walang Diyos, mga minamahal, na bumangon muli, mga minamahal, wala tayong pag-asang makapasok sa kaharian ng mahal na Panginoon. Pero totoo ang Diyos. Amen? Totoo ang Diyos na ipinakilala sa atin ng ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. Amen? Kaya mga minamahal, remember always the goodness of God. Amen? Alalahanin natin palagi yung kabutihan ng mahal na Panginoon sa ating lahat. Palagi, palagi, araw-araw, mga minamahal, sa araw-araw na ilaalala mo ang mahal na Panginoon, mga minamahal, grabe, lalong magiging maganda ang buhay natin. Amen? Praise the Lord. Darating man yung trials, mga minamahal, pero mga minamahal, kabutihan pa rin ng mahal na Panginoon ang inaalala mo.
mga minamahal, hindi mo papansinin yung trials. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal, maiisip mo na lang, maalala mo na lang yung trials sa buhay mo, mga minamahal, wala na. At dumarating na yung pagpapala para sa iyo. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ano pa ba, mga minamahal, yung ating dapat alalahanin sa mga kabutihan ng mahal na Panginoon sa ating buhay? John chapter 3, verse 16. Pakibasa po. Dito po sa aklat ng Juan, kapitulo 3, versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Praise the Lord. Isa pa sa dapat natin, mga minamahal, paulit-ulit na inaalala, mga minamahal, yung ginawa ng mahal na Panginoon. Amen? Na kung saan, mga minamahal, sabi niya, mga minamahal, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Kinuha niya, mga minamahal, kinuha ng ating dakilang Diyos yung parusa sa kasalanan na tayo dapat, mga minamahal. Tayo dapat, mga minamahal, ang nandoon. Amen? Pero mismo ang mahal na Panginoon, mga minamahal, kinuha niya, mga minamahal, inako niya para, mga minamahal, tayong lahat ay mapalaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Makalag tayo, mga minamahal, sa kasalanan. Makalag tayo sa sumpa na kung saan, mga minamahal, kapag hindi tayo nakalag sa kasalanan, sa paggawa ng kasalanan, mga minamahal, isang tiyak na bagay, pag namatay tayo dito sa lupa, diretso tayo sa impyerno. Pero ngayon, mga minamahal, pagpikit natin dito sa lupa, dahil naglilingkod tayo ng matapat sa mahal na Panginoon, siyang pagdilat natin sa kaharian ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Dating mga walang kaligtasan, mga minamahal, dating punong-puno ng karamdaman, dating napakaraming mga problema, walang kapayapaan sa puso't isipan, ngayon, lubos na pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya sino hindi magpapakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Amen? Sino kakalimot sa mga kabutihan ng mahal na Panginoon? Hindi dapat kalimutan, kundi dapat araw-araw, minuminuto, oras-oras, alalahanin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ito pa po, mga minamahal, ang dapat nating alalahanin. Mga minamahal, kaya tayo, mga minamahal, may Holy Supper. Amen? Praise the Lord! Inaalala natin yung sakripisyong ginawa ng mahal na Panginoon. Amen? Inaalala natin, mga minamahal, yung ginawa ng mahal na Panginoon. Kung papaano na tayo, mga minamahal, talagang, mga minamahal, inibig, minahal. Amen? Kung papaano tayo, mga minamahal, talagang, mga minamahal, iningatan ng mahal na Panginoon. Dahil, mga minamahal, sabi nga, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y nasugatan, mga minamahal, dahil din sa ating mga kasalanan. Amen? Siya'y napako sa krus dahil din sa atin. Amen? At mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos. Amen? Mga minamahal, wala tayong ibang gagawin kundi palaging itaas ang pangalan ng mahal na Panginoon. Wala tayong ibang gagawin kundi palaging papurihan ang mahal na Panginoon. Amen? Sa araw-araw nating buhay, mga minamahal, wala tayong ibang gagawin kundi, mga minamahal, magbigay pasalamat sa mahal na Panginoon. Praise the Lord! Alam niyo po, mga minamahal, tayong lahat na narito ngayon, naghihintay na sa atin ang langit. Amen? Anytime, mga minamahal, babalik ang mahal na Panginoon kapag malinis ang puso natin, isang tiyak na bagay, kasama tayo sa kukunin ng mahal na Panginoon. Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Isaiah chapter 53, verse 4 and 5. Pakibasa po sa Tagalog. Dito po tayo sa Isaiah 53, ang talatay 4-5. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayun may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati sa 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan.
ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, ay nagsagaling tayo. Amen. Praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Amen. Sabi niya, mga minamahal, sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Amen? Dati tayo, mga minamahal, may mga karamdamang espiritual. Pero nang tayo'y kahabagan ng mahal na Panginoon, nang tayo'y dalhin niya, mga minamahal, sa Kanyang true church, ngayon, mga minamahal, yung ating karamdamang espiritual, pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, mula sa physical, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, meron tayong mga dating mga karamdaman na pinagaling na ng mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, yung ating mga espiritual, grabing pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Kapag nananatili kang mainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, grabing pagpapala ng espiritual sa iyo yan. Praise the Lord! Salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, ang church ng mahal na Panginoon, hindi siya kumukonti, dumadami siya. Amen? Bakit? Dahil ang mga anak ng Diyos, hindi nakakalimot sa mga gawa ng mahal na Panginoon. Amen? Lagi nating naisishare ang kabutihan ng mahal na Panginoon, kaya ang mahal na Panginoon, nagdadagdag siya ng mga kaluluwa. Nagpapalapit siya ng mga kaluluwa. Amen? Praise the Lord! Palakpakan natin muli ng malakas ang ating dakilang Diyos na buhay. Ano pang sabi ng Philippians chapter 2 verse 6 up to 8? Basahin po natin sa Tagalog. Dito po sa aklat na Pilipos, kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 8. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat pananglan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na katulad sa mga tao. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Jesus Cristo. Everybody shout, praise the Lord! Isa pa, dagdagan pa natin mga minamahal bago tayo magtapos. Isa pa sa mga ginawa ng mahal na Panginoon sa ating buhay na wag natin kalilimutan. Amen? Praise the Lord! Sabi nga sa Biblia, He became poor. Amen? Para tayo magsiyaman. Hindi sa literal. Amen? Hindi sa mga material na bagay. Para magsiyaman tayo sa mahal na Panginoon. Magsiyaman tayo sa ating dakilang Diyos. Amen? Dahil noon, wala tayong Kristo sa puso. Pero ngayon, napakayaman natin sa mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Dito po sa ikalawang Korinto, 8 ang talatay 9. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoon, Hesus Kristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon naman magpakaduka dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukaan ay magsiyaman kayo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan muli natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Everybody shout, praise the Lord! Amen? At bago tayo umawit, isa pa. Amen? Huwag natin kalilimutan, meron tayong mga mansyon sa langit. Amen? Kapag palagi mong inaalala yan sa buhay mo, na may mansyon ka sa langit, hindi ka man lalamig sa panlilingkod sa Diyos. Amen? Kasi gusto mo makarating doon, gagawa ka ng paraan. Anong gagawin mong paraan? Magpapakainit ka ng magpapakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. At palagi mong bubulay-bulayin sa buhay mo ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen? Nakahanda, mga minamahal, many mansion. Inihanda ng mahal na Panginoon, hindi lang para sa atin ngayon, kundi sa lahat pa po ng lalapit maglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Umawit tayo sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang minamahal habang inaawit natin ang awiting ito, patuloy natin pagbulay-bulay ng kabutihan ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay. It's so good to remember
Your goodness, O God. It's so good to remember Your goodness, O God. Hinubos niya
Mahal, magpakatibay po kayo sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Normal ang trial sa buhay, mga minamahal. Pero kung lagi mong inaalala ang mabubuting gawa ng mahal ng Panginoon sa buhay mo, hindi mo papansanin yung trials mo sa buhay. Dahil palaging nangingibabaw, mga minamahal, dapat palaging mangingibabaw, mga minamahal, yung mga dakilang gawa ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Amen. Salamat sa mahal ng Panginoon, mga minamahal. Prayer ng mahal na pastor. Patuloy tayong pinangahawakan ng ating dakilang Diyos. Purihin ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa mga oras na ito, wala tayong mga bisita, mga minamahal. Praise the Lord. Darako po tayo, mga minamahal, sa ating Holy Supper. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos. Akin po, mga minamahal, muling ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved preacher, ating beloved Kuya Mars Facton. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Salamat po sa ating mahal na Panginoon sa banal na salita ng Diyos na ating napakinggan, mga minamahal. At tayo po lahat ay darako sa ating Holy Supper. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Patuloy po tayong umawit sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga minamahal na makapatiran narito ngayong araw na ito, ang ating sasagawa, mga minamahal, ay sagrado. Ito, mga minamahal, ay banal sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya atin pong siyasatin ang ating mga sarili kung saan tayo nagkulang, nagkamali, nagkasala sa harap ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng awit 139, talatang 23 at 24, mga minamahal, atin pong maminamahal siyasatin ang ating mga sarili kung saan tayo nagkulang, nagkamali, nagkasala sa harap ng ating mahal na Panginoon. Psalms 139, verse 23 and 24. Search me, O God, and know my heart. Try me, and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Mga minamahal, ano man ang ating pagkukulang na nagawa sa mga nagdang mga araw, narito tayo ngayon, mga minamahal, upang alalahanin ang lahat ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kailan tayo huling umiyak sa presensya ng Diyos? Maraming mga mananampalataya, mga minamahal, bakit humihina ang kanilang pananampalataya? Dahil bihira silang umiyak sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Ngunit yung lagi nare-revive ng presence sa mahal na Panginoon, lumuluha siya sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat lagi niyang naalala, kung wala ang mahal na Panginoon, saan tayo naroon? Anong buhay ang meron tayo ngayon? Tiyak, hindi masayang buhay. Tiyak hindi mapayapang buhay sapagkat mahirap ang buhay pag malayo ka sa mahal na Panginoon. Ngunit tayo narito, mga minamahal, pinagpala tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Nag-uumapaw ang ating kagalakan. Pasalamat sa ating mabait na Diyos. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Habang ating inahanda, mga minamahal, ang ating sasagawa, ating Holy Supper. Hallelujah. Purihin ang ating mabait na Diyos. Tayong lahat, paminamahal, ay maghandog ng ating haing pasalamat sa ating mahal na Panginoon. I-concentrate natin ang ating buong isip, ang ating puso sa ating mahal na Panginoon sa oras pong ito. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bigayin natin ang ating mga puso sa pagisisi, mga minamahal. Hallelujah. Dami natin ang madami sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh.
Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Purihin. Hallelujah. Sabi na salita ng mahal na Panginoon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have an everlasting life." Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Iniwan ang kanyang magarang trono doon sa langit na ganyong alipin. Gumawa ng napakaraming himala ang ating mahal na Panginoon. Ngunit ang isinukli ng mga tao, pinahirapan at pinarusahan ng ating mahal na Panginoon. Ngunit lahat ng ito, mga minamahal, para sa ating kaligtasan, tiniis ng mahal na Panginoon ang mga latay, ang bawat sugat sa kanyang mga katawan, ang bawat dugong pumatak, ang koronang tinik na inilagay na pinakakorona sa kanyang ulo, ang sibat sa kanyang tagiliran, lahat ng yan dahil sa kanyang napakalaking pag-ibig para sa atin. Kaya tayo na mga pinagpala ng Diyos. Sa tuwi-tuwi na nais maramdaman ng mahal na Panginoon na tayo nagpapahalaga sa kanyang dakilang pag-ibig at sakripisyo para sa ating lahat. Tayong lahat ay manalangin sa oras na ito, maminamahal. Sikapin ang bawat isa na maging malinis ang ating isip, ang ating puso. Sa harap ng mahal na Panginoon, tayong lahat ay magpakumbaba, magsisi. Kung meron kayo na katampuhan, makipagkasundo, makipagbati. Magpatawaran ang bawat isa. Alalahanin natin ang lahat ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay magsisi. Hallelujah! Ang pudakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamahal na Panginoong Yesus sa oras na ito, sa pangunang panalangin po ng aming bilabad na Honorable Pastor Evangelist Will Estrada Almeda, narito kami sa pagsalo sa banal na hapunan, mahal na Panginoon. Aming dalangin,
Buong puso kami humingi ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkamali, nagkasala sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin mo po kami, hugasan, damit, linisin ng banal at makapangyarihang dugo. Paspusin mo ang aming puso, mahal na Panginoon, ang presensya mo sa oras na ito na siya naming kailangan, siya naming kalakasan, mahal na Panginoon. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen and amen. Mga minamahal, ihanda po natin ang ating maminamahal, hallelujah, gagamitin sa ating pagsagawa ng ating banal na hapunan, ng piraso ng tinapay, at ang katas ng ubas. Mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating maminamahal na makapatiran. Kung meron na po tayo maminamahal piraso ng tinapay at katas ng ubas, hawakan po natin, minamahal ko, ang piraso ng tinapay na siyang simbolo ng banal na katawan ng ating mahal na Panginoon. Ito'y nasaktan, ito'y nabugbog, ito'y pinahirapan. Mga minamahal, sabi ng unang Korinto 11, talatang 24, mga minamahal, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kanin po natin ang piraso ng tinapay. Hawakan po natin ang katas ng ubas na siyang simbolo ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. Without the shedding of blood, there is no remission for sins. Lahat ng tao sa mundo ay nagkasala sa harap ng mahal na Panginoon. Tanging ang banal na dugo ng ating mahal na Panginoon na siyang tutubos, na siyang maglilinis sa kasalanan ng buong mundo, ang kailangan. Kaya ang ating mahal na Panginoon, nagpakasakit, nagpakahirap, hanggang sa kanyang kamatayan. Tiniis ng ating mahal na Panginoon at ang bawat patak ng kanyang dugo. Ang banal na dugo ng ating mahal na Panginoon na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sabi ng unang Korinto 11:25, at gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas. Yes, Lord. Hallelujah. Dami natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much. Ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng mga narito, mga minamahal na hindi pa nakadama ng presensya ng mahal na Panginoon. At hindi natin inaas ang ating mga kamay. Hallelujah! Labi natin ang patamin sa presensya ng ating pinagpapahal. Oh,
Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Salamat sa mahal ng Panginoon sa kanyang pagkilos sa ating pong kalagitnaan. Purihin ang ating mabait na Diyos. At tayo mga minamahal, ay darako na po sa lahat po ng ating mga pangailangan for our mga minamahal. Prayer for the sick, mga minamahal. Ano man ang ating kahilingan sa ating mahal na Panginoon sa oras na ito, tayong lahat, mga minamahal, ay lubos na manalig at magtiwala sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ano mang karamdaman, mga minamahal, sa mahal na Diyos ang kagalingan, ano mang problema sa mahal na Panginoon ang kalutasan. Mga minamahal, tayong lahat ay magtaas ang ating makamay, magsisi tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Opo, dakila, mapagpala, makapangyarihan po naming Diyos. Amang banal, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang panalangin po ng aming beloved honorable pastor, Evangelist Wildes Rod Almeida, buong puso kami, mahal na Panginoon, nagpakumbaba sa iyong harapan. Ano man ang aming pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala, kahabagan mo kaming lahat. Patawarin, mahal na Panginoon. Minsan ang pao, Diyos, ipagkalabang lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. At araw-araw po namin isinasamo, hinihiling din na dalangin ng pinasalamatan. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, pagkalob sa aming minamahal, ginagalang aming mala pastor, mala Panginoon, hallelujah, beloved and the children and family, patuloy na kalakasan, nagmula sa iyong masaganang biyaya, pagpapala, mahala Panginoon, kaligtasan ng maraming kaluluwa sa uling mga panahon sa pangunang dalangin ng aming mala pastor. Ipagalaw mo po, mahala pa lahat ng katugunan sa mga panalangin na yung mga anak, may mga karamdamang tag lay, maging na sa mga pagamutan, na sa mga lalayong mga bansa, sa mga oras na ito, abutin mo sila, mahal na Panginoon, halalang kapangyarihan mo, ipagkalaw mo po ang lahat ng katugunan sa mga panalangin na iyong mga anak, pagalingin mo sila sa mga karamdamang taglay, may mabigat na mga problema, ipagkalaw mga kalutasan sa mga nangihinay, palakasin mo, higit sa lahat, ianda mo kami sa iyong nalalapit na pagbabalik, mahal na Panginoon, araw-araw mo kami malapayang pakaingatan, o Diyos, bigyan kalakasan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, ito sa amin naman ang panalangin in the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Bilang point of contact, kanang kamay patong sa ating mga ulo, ilagay po natin ang ating kaluyang kumay kung saan naroon ang karamdaman po natin. Banggitin po natin mga minamahal kung yan po yan. Mga minamahal ulcer, high blood, mga minamahal heart disease, leukemia, mga minamahal pneumonia, mga minamahal anong makaramdamang ito, i-cast out po natin mga minamahal sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Isipin po natin ang ating beloved honorable pastor, Evangelist Wildes Rod Almeida, nag-lay hands sa ating lahat. Sa oras na ito, mga minamahal, magkaisa po tayo, manampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, aming pinakamahal na Panginoong Jesus, sa iyong dakila, makapangyariang pangalan sa oras na ito,
Aming mahal na Panginoon, hallelujah, sama-sama pinapalayas, sinasaway namin ang lahat ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, ulcer, high blood, goiter, all incurable sicknesses, the most of marital problems, the most of carnality, the most of weaknesses, the most of all vices, the most of incurable sicknesses, cast out, in the mighty name of Jesus. Improve the sicknesses, cast out. Be blessed and be healed in the name of Jesus. Material blessing, physical blessing, spiritual blessing. In Jesus' name we pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, glory to God. Purihin ang ating pong dakilang Diyos, mga minamahal. At bilang pasasalamat po sa ating pinakamahal na Panginoon, tayong lahat ay sama-samang tumayo. At sisigaw po tayo from the top of our voices 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong minamahal, isigaw, mga minamahal, ang ating tinig ng pagtatagumpay. Amen! Amen! The voice of triumph, mga minamahal, for all saints of God. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Glory, glory to God. Salamat po sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang lahat po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang, mga minamahal.